Hello guys, good morning sa inyong lahat. Basta good morning lang ha. Vicky Rus Vlog is now here again. Mayroon na naman akong ipapakita sa inyo mga messages at saka mga sinend lang sa akin ng mga video ng aking anak sa Pilipinas. So, ang sabi niya kasi, kung hindi raw ako makapag-video, siya na lang muna daw ang mag-video. So, ayan, tignan natin yung mga kanyang, ang kanyang mga video ngayon. So, guys, bago kayo magpatuloy sa panonood, ay huwag nyo namang kalimutan i-subscribe ang ating channel. At don't forget to click the notification bell. For more update. Ayan, guys. Ito na siya. Good afternoon, guys. So, andito po tayo sa gilid ng bahay namin. So, ang gagawin ko po ngayon ay maglilinis. So, ang umpisahan ko kasi, tignan nyo guys, napakasukal na dito sa gilid ng bahay namin. So, ang gagawin ko, kasi dito guys, tataniman ko to ng gulay. Ayan, pasensya na kayo, napakasukal na talaga. Gawa ng tag-ulan, hindi namin nahaharap na maglinis dito. Kaya tignan nyo, ganito ang inaabot ng gilid ng bahay. Kaya kailangan namin linisan. Kailangan ko linisan guys para mataniman ko siya ng gulay. Kasi meron na akong nabiling dito na kamatis. So, nilagay ko siya sa sako. Tapos, bibili pa ako ng ibang gulay or hihingin ako ng buto. Ganun, para may maitanim ako dito sa gilid. Kasi pandemic ngayon guys. Ang daming ang mamahal na mga bilihin talaga. Pero meron na akong naumpisa na tinanim dito Hindi ko na ito na ipakita sa inyo noon May pataning na ako dito. Wala pa siyang bunga. Meron na akong malunggay. Then, meron na rin akong naisukit doon na na ampalaya. Tumubo na rin siya pero maliit pa po. Ayan. Napakasukal. At saka yung mga kawayan na yun guys, pasaway yung mga nauwa ng kawayan dito, mga bulbili ng kawayan dito kasi may tinanim ako kamote doon, tinabunan nila. Kaya bukas, pagka hinakot nila yung kawayan, pagsasabihan ko sila guys ha. Kasi yung kamote malaking bagay yun Kasi kahit kamote lang diba, may mauulam na. Ayan. Ayan guys. Ano yan, baby? Oo, toothbrush. Mga lumang toothbrush to. Alat ka. Yan. So, marami ng... Hindi ito laruan, baby. Huwag mo isusubo ito, ah. Oh, laro lang yan. Laro. Yan. Naglalaro yung anak ko. So, ito. Malaki na rin yung bayabas namin, guys. Eh. Dati maliit lang yan. Isang taon pa lang yan. Maliit lang. Dito, may pinunla akong dito guys Then, may pinunla akong ang tawag dyan, okra. Hindi pa nga siya masyadong tuyo. Tatry ko lang kung ganito pa lang siya guys ganito pa lang siya. Pero magulang na. Try ko lang kung tutubo siya. Pero kung hindi, kailangan ko patuyuin yung buto. So, yun. Sige guys. Si my next update sa paglilinis ko dito. So, yan muna. Yan. So, pipicturean ko siya, guys, para makita natin kung ano, before and after. Yan. So, yan, screenshot ko na siya. So, see you my next video. Thank you for watching. Alam niyo ba guys na tuwing umuwi ako sa Pilipinas, alam niyo, imbis na magpahinga, super pagod ko. Alam niyo kung bakit? Yung paligid ng bahay na yan is gusto ko malinis. Kaya maagang maaga yung hindi pa mainit.
wala pa yung, hindi pa lumalabas yung araw. May araw na pero hindi siya masyadong mataas pa. Inuumpisan ko na maglinis dyan. Nandyan na yung putulin ko yung mga kahoy na nandyan sa palipaligid. Bunutin yung mga damo, syempre. Kaya pagod. Napapagod ako sa kalilinis sa palipaligid. Ayan, guys. Ganyan din ang ginagawa nila ngayon. Guys, welcome ulit. So, ito na po ulit yung update namin sa ginawa naming paglilinis. Ayan. So, diba ang linis na? Hindi pa tapos eh kasi sobrang init na, guys. Ano na, nabot kami ng 10 o'clock. Nag-start kami is 8 o'clock. Ayan. Hanggang dun sa may kubo na yun, istakan namin ng uling. Ayan. Nilinisan ko na rin kasi ano eh, masukal. Ayan. So yan o, malinis ha guys, diba? So yan. Ayan. So ang susunod po namin gagawin mamaya ay doon naman sa kabila. Sa kabilang side ng aming bahay. Kasi medyo masukal na rin doon. Kaya papakita ko sa inyo guys. Wait lang ha. So guys, hello guys ulit. Ah, ito, pupunta tayo dito sa kabila, kabilang side. Ayan, nakikita niyo po yung mga ano dyan, mga gamit, mga gulo-gulo. So yan ang lilinisan. Ito ang lilinisan namin guys. So marami ng ito atis ko to eh. Tinanim ko to matagal na pero ngayon ko lang naasikaso kasi ngayon lang lumaki. Yan, aayusin namin. Ayan, ang gulo-gulo pa. Kaya mamaya guys, mamayang hapon, lilinisan namin lahat yan. Saka gagawa sila ng garahe. Ayan o. Buti nga wala siya gaano damo. So, aayusin lang namin yan guys. Ito pa. Ayan o. Yung tangke namin. Yan mga dito. Ibayabas din dito. Talaga ko puputulin ko na to kasi maano diyan sa maano doon sa yero natin Ito yung sa sa likod ng bahay. Yan dami ng bunga. So, tara tayo sa likod ng bahay. Ito tayo sa likod. Ayan o! Ayan, likod ng bahay namin. Ay, may papaya dun. Ayan, guys, yung likod ng bahay namin. Pwede magtanim din dito. So, wala siya gaanong damo. Ayan, good afternoon, guys. Andito kami sa lugar namin, sa Susta. So, ayun yung anak ko, oh. Kumukuha siya ng pantabo niya sa uling kasi pandemic ngayon, so kailangan namin ng extra income para meron kaming panggastos sa araw-araw, pagbili ng basic needs namin kasi ang hirap kumita ng pera ngayon, sa totoo lang. Ayan, yung anak ko kumukuha siya ng, ang tawag kasi namin dyan, usang. Yan yung mga ng palay. Ayan, pinag-traceran po yan. Yan. Ayan yung bahay ng tito ko. So, ayun yung uling ng anak ko. Yan. Tatabunan na po yan. Mamaya or maybe bukas. Pag nahango yan, so, mga siguro yan, 200 ang isang kaban. Medyo mahal ngayon ang uling kasi tag-ulan. Ayun. Sana, marami siyang mahango para may pera siya pambili doon niya ng cellphone. Yan. Pero sabi ko, huwag mo ng cellphone kasi total printed naman yung inano ko sa school. So, yung basic needs muna. Unahin muna namin yung basic needs. Yan ang daanan namin, no? Medyo pasaway yung mga truck kasi dito, kaya ganyan ang namin, daanan. Parang parang nabagyo. Puro putik. Pwedeng pagtaniman ng palay. Yan. Ito po yung sagingan.
taniman ang saging ng tito ko. So siya po ang nag-harvest dyan. Siya po nagtanim dyan at siya rin po ang nag-harvest. So kapag nagtitinda siya, nagbibigay din naman siya ng ano, saging pangkain. Maluwag to eh. Nasa 5 hectare po ito eh. Kaya maraming pwedeng itanim. Itong mga nakatambak dito na buhangin, pinag-i-stock Thailand po kasi nila to ng mga buhangin, mga bato. Kasi nagkuwakwari sila dito. Yan. Halika dito, baby. Yan, si Angel. Kumusta ikaw? Kumusta ka na? Hello ka nga, mami. Hello po. Hello. Welcome to my vlog. Sabi mo. Hello. Ano ko? Hello daw, daddy. Hello. Yan. So, yan. Mga ano yan, mga pitong sako ang kailangan mo dyan. Tapos kukuha tayo ng saging na pang, ano, bakubak. Panglagay sa gilid. Ayun yung bahay namin. Yun. Yung nagbanda ron. Yung si Gab. Yan. So, pagka may time kami, guys, papasyal namin kayo dito sa lugar namin. So, ngayon kasi hapon na. So, maybe next time. Ayun po muna. So, salamat po at don't forget to subscribe Vicky Ruiz Vlog. Thank you. Ayan guys, naawa naman ako sa mga bata. Nag-uuling daw sila para may panggastos. Gawa ng beautician naman yung anak ko, kaya lang wala namang customer sa bayan. Magpapasada naman yung manugang ko ng tricycle, wala namang pasahero. Kaya sabi nila, sabi nung pangalawa kong apo, mag-uuling daw siya para magkaroon daw sila ng pera. Kaya kakaawa naman. Pero yaman sila para may ginagawa naman sila habang pandemic at saka naka-lockdown sila ngayon. Kaya ayan, mag-uuling sila. So ayan guys, kakaawa talaga ako sa mga pamilya ko sa Pilipinas. So, nagpapadala naman ako pero hindi naman kasi laging mayroon, dahil syempre minsan may pinagkakagastusan naman tayong iba, o diba? Ganyan lang ang buhay. Ayun naman ang mga bata, tignan mo naman, nag-aaral sila, may mga module ang mga estudyante. So ayan, galing naman. Ay si Faith, ganda naman ang pagduyan-duyan ng aking apo. Ay ayan guys, sana nagustuhan nyo naman ang aking video for today. So, Vicky Ruiz Vlog, don't forget to subscribe my channel. God bless you all. Bye-bye.